Mr. Chair, I just want to ask if he is aware of the things happening in Quezon and in San Pedro or anywhere else in Calabarzon. Chair Lucas, you can answer back, please. Yes, Your Honor. In fact, upon hearing of the ma'am, kung ito po yung iisa lang po yung sinasabi ninyong insidente tsaka yung sinasabi ko, there is already an investigation being conducted by the Regional Investigation Division of No, Mr. Chair, I just want to ask if he is aware of the things happening. I just want to ask if you know or if you are aware of it. Yes or no, Mr. Chair? Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kabangers, sa serye ng mga panghaharas kay Congresswoman Ann Matibag ng San Pedro, Laguna, hindi nito napigilan na balingan at tanungin ang Regional Director ng PRO Calabarzon na si Paul Kenneth Lucas kung may alam ba ito sa mga pinaggagawa ng PNP San Pedro, Laguna, partikular na ng hepe na si Tyrone Valenzuela. Mukha magpapaliwanag si Regional Director pero binara ito ni Congresswoman Matibag. Congresswoman Matibag, you have Mr. the floor. Mr. Chair, thank you. Just a quick manifestation. You know, here in Calabarzon, we move as one and we support. And Mr. Chair, I am as shocked as reading the agenda for today because this also happened in San Pedro. This we also have abuses and violence from the PNP in San Pedro. And I just want to ask Mr. Chair, I am aware that the RD in Calabarzon is here. Am I right? Yes, Gerald Lucas is here. Okay. Mr. Chair, I just want to ask if he is aware of the things happening in Quezon and in San Pedro or anywhere else in Calabarzon. Gerald Lucas, you can answer back, please. Yes, Your Honor. In fact, upon hearing of the ma'am, kung ito po yung iisa lang po yung sinasabi ninyong insidente tsaka yung sinasabi ko, there is already an investigation being conducted by the Regional Investigation Division of No, Mr. Chair, I just want to ask if he is aware of the things happening. I don't want to tackle what happened in my district right now because we have a proper time and venue for that. So I just want to respect, of course, the agenda settled for today. So I just want to ask if you know or if you are aware of it. Yes or no, Mr. Chair? Yes, ma'am. Okay, I just want to interject, Mr. Chair, that we focus on the command responsibility of what's happening in the region or in our in Calabarzon. Kasi I believe na in San Pedro, we feel that sana walang hindi tinotolerate yung mga ganitong ginagawa ng COP because of some politicking, no? So, Mr. Chair, I just want to manifest my support and maybe by next week we will also be tackling what happened in my district because one of the agenda or topics there is what happened also during the 2023 Barangay and SK elections. Thank you, Mr. Chair. All right, thank you so much, Congresswoman Matibag. So, no more questions, if none. Ayon naman kay Congressman Romeo Acop, hindi umano ibig sabihin na may high-powered firearms na ang isang tao ay magiging bayolente na ito. Napag-alaman kasi ng PNP San Pedro na may mga armas si Kapitan John Inyon. Sinabi naman ni Congressman Dan Fernandez na pinoprotektahan lamang umano ng Kapitan ang kanyang sarili dahil isa itong businessman at politiko. Pero iba na daw ang usapan kapag nagmamay-ari na ang kapitan ng isang batalyon na amunisyon. Sabi po ninyo, dahil merong high-powered firearm, yung barangay captain, ay may tendency na maging violent person. Ako, may high-powered firearm. Ako ba ay kuan, pwedeng maging violent person? Maiko-conclude mo ba yun? Hindi po, sir. Oh, eh, bakit ganun ang conclusion nyo kay Kapitan with the questions asked by the Honorable Flores? Para bang ang insinuation mo, Colonel Valenzuela, is just because mayroon siyang lisensyadong high-powered firearm, he's prone to violence. Yun ang conclusion mo na mali. Kasi ako, meron nga akong limang high-powered firearms
Am I prone to violence? Kasi yun ang conclusion mo. Mukhang mali po yata yung inyong conclusion na just because lisensyado ka ng high-powered firearms, may probability na maging violent ka. I think that is wrong. Thank you, Mr. And for, Chair. And for that matter, I just wanted to add, siguro, Colonel Valenzuela, no, kasi I know Kapitan Jorinho, no? And most likely, kung ano siya, businessman siya, di ba? Yes, and he's just protecting himself as well. And having guns like, kasi nakapunta na rin ako sa bahay nito, nakita ko yung mga baril nito. Eh. Kung meron naman siyang lima o pito na baril, I think it's a... hindi naman ibig sabihin na violent siyang tao. Unless meron siyang isang batalyon doon na mga ammunition and guns, that's a different story. But I believe that the person is just protecting himself as a businessman because he's a big businessman. I know this person. So, sige, you can answer back. Yes, sir. Thank you very much for the enlightenment, sir. Ilang po sir, siguro po medyo nagkamali po ako doon sir sa aking decision sir. Pinasalaysay naman ni Congresswoman Ann Matibag sa mga taga-PNP ng San Pedro na sina Hipol at Kiambao kung ano ang totoong nangyari sa barangay GSIS kung saan naranasan ni Ann Matibag ang maharas ng mga alagad ng batas. Okay. Siguro ikwento nyo kung ano ang nangyari Sergeant Kimbao and Hipol on that day sa barangay GSIS na pinag-uusapan natin ngayon. Good afternoon po, Your Honor. Ang nangyari po doon na, ma'am, noong November 26, 2023, AOR po namin yung area of responsibility. Nagkakandak po kami daily ng police visibility, police assistance, established investigation. Nung araw na yon, sakay po kami ng mobile namin, punta kami ng barangay GSIS na nasakupan namin. Nakita po pesta po ng 48 Christ the King. Nakita po namin nung nagpapatrolya kami na may traffic po. Ngayon ang ginawa po namin, bumaba po kami sa mobile namin at nag-andak po kami ng traffic para maibisan po. At namataan po namin na nandun si Congresswoman Ann Matibag at ang kanyang asawa na si Attorney Matibag. At yun lang po ang aming ginawa po. Ano lang po kami ng traffic po. Nag-assist lang po para lumuwag po. Yun lang po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, bakit nung after how many minutes, bigla kayong nawala? Doon sa barangay GSIS during that festivity? Ma'am, pumunta naman po kami sa ibang nasakupan namin na area po, ma'am, na barangay. Pumunta kayo doon on your own volition or may tumawag sa inyo na umalis kayo on that vicinity? Wala pong tumawag, ma'am. Umalis na po na agad kami, ma'am. Nag-ikot naman po kami sa ibang area po namin. Pero during that time na nasa area of responsibility kayo, is it correct that you have already submitted a report in your CTREP? Yes, that you are in that AOR? Yes, Your Honor. Nag-submit po kami, ma'am. Mr. Sir, may we have a copy of that report? I did submit to us the report that the good gentlewoman is asking. Na. Nasa ano po, nasa cellphone po, sir. Sa Viber po namin eh. Yeah, yes, kindly submit in the next hearing. Yes. Thank you, Sergeant Kimbao. How about Sergeant Hipol? Can you narrate to us what happened on that day? Good afternoon po, Your Honor. Before you proceed, the chair would like to acknowledge the presence of my co-chair in the next issue, Chairman Bienvenido Abante. Yun po, Your Honor. Nung November 26 po, abang nagpapatrolling po kami, ayun po, na sa barangay na nasasakupan po namin, may nakita po kaming maraming tao. Ngayon po, nung nakita po namin na maraming tao, nag-suggest po kaming tatlo nila Sir Kalugdan at saka ni Sir Kambaw na magbumaba para ayusin yung traffic. Nakita din po namin, ginawa po namin, nag-C-trip po kami para po maiba to sa Viber po namin. Ngayon po,
namataan po namin, nandun po si Attorney Melvin Matibag tsaka si Congresswoman Ann Matibag. Ngayon po, wala naman po kaming pakay na kahit ano po. Kaya po nagsitrip po kami at binato po namin sa Viber po namin. After po nung na medyo naibsa na po yung traffic, ayun po, continuous po kami ng patrolling namin sa tatlong barangay. Yung barangay San Antonio, barangay San Pagita, tsaka barangay GSIS. After po nun, ayun po yung nangyari sa nung araw na yun. Nung nag-report kayo ng CTREP, Mr. Chair, ano ang nauna? Yung pag-report niyo ng CTREP or yung moment na nakita niyo kami na nandun sa vicinity, Mr. Chair? Your Honor, nauna po yung CTREP po namin bago po yung nakita po namin kayo. Kasi naibato na po namin yung activity po. And then after that in Barangay GSIS, pumunta na kayo sa Pasita and sa San Antonio to do your rounds. Okay. So, Mr. Chair, ngayon, bakit nawala ka sa San Pedro? Bakit na-detain ka to another city in Binian? Am I correct? Your Honor, ano po, hindi ko po alam. Kasi po nung after po kasi noon, nalipat po kami ng pack base. Yun po, nalipat po kami ng Pasita. After po nung December 27 po, hindi ko po alam may lumabas po na order. Napalipat po ako ng Binyan. Hindi ko po alam kung bakit po nagkaroon ako ng order. Hindi kaya na-reprimand ka ni Hepe? Hindi ko po alam, Your Honor. Dahil sa... Nag-ano na ako nag... Mr. Chair, no? Huwag po kayong matakot kung ano yung gusto nyo nga sabihin. Sa katotohanan lang tayo. Mr. Chair, I know Sergeant Hipol here has affidavit of what really happened, ano? So... May we ask for that affidavit? Yung ginawa po natin. Nasa... Your Honor, nasa cellphone po namin. Yung affidavit po namin na ginawa, ayun din po yung pinasa po namin nung that time nung... Ano po, pinasa po namin... Sa S7 po. Okay, sa R7 yung affidavit? May pinasa kayo sa R7 affidavit? R7? Oh, will you confirm that S7 the... S7 po. Ha? Sa S7, that time po, S7 po. Did they submit their affidavit? Opo. Will you confirm? Meron? Yes, okay. Your Honor po, sa R7 at sa I7 po, nag-conduct sila ng investigation. Please submit to us, Your Honor. Hello mga kaabangers! Inaanyayahan ko kayo na manood ng aming vlogs araw-araw tungkol sa issue ng mga nangyayari sa ating bansa. Iba na ang may alam. So paano? Hihintayin kita. Dito lamang sa AJ Bueno Vlogs. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, kaabangers!